Bay leaf o dahong laurel is used for protection, good fortune, success, prosperity, abundance, and wealth. Ay tuturuan namin kayo kung paano gagamitin ang dahon ng laurel para matupad ang iyong mga wishes at mga mithiin sa ating buhay. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang mga tips na aking nalalaman tungkol sa dahong laurel o tinaguriang money magic spell. Kung bakit nila ginagawa ito. Dahil doon, nagsimula ako magsaliksik at gawin ang paraan sa sarili ko. To be honest guys, talagang totoo ang dahong laurel at napaka-effective nito. Ang dahong laurel ay makapangyarihan na uri ng herbs. Ito ay ginagamit upang maka-attract ng pera, maka-attract ng mga mithiin at mga pangarap ng ating buhay. Kung napapansin nyo, maraming mga tao ang nagsusunog ng dahon ng laurel. Pinapataas din ito ang pamumuhay at kasaganahan ng ating pamilya. Hi guys! Kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga new uploaded videos ko. Tip number 1. Kumuha ng basong kristal, lagyan ng 5 kutsarang asin. Lagyan ng 3 pirasong dahong laurel sa loob ng baso na nakatayo. Tapos ilagay sa loob ng front door. Kung may blessing na dumating, palitan ang dahong laurel. Tip number 2. Magsabit ng 3 dahong laurel sa pintuan for good luck home. Tip number 3. Maglagay ng 3 pirasong dahong laurel sa loob ng wallet mo. Gawin itong Thursday. Palitan every week para swertihin ka. Ang dahong laurel na palitan mo, pakuluan mo at gawing tea at inumin. Tip number 4. Maglagay ng 1 pirasong dahong laurel sa kanang sapatos para laging success ang lakad mo. Lalo kung may salihan kang contest, raffles, gambling, at higit sa lahat, mag-travel around the world. Tip number 5. Maglagay ng 1 pirasong dahong laurel sa unan mo. Sa kahigaan mo sa gitna, ito ay protection for bad dreams. Tip number 6. Bago ka matulog, maglagay sa noo mo ng 1 dahong laurel. Pahidan mo muna ng baby oil para may swerte na darating. Yung dahong nilagyan ng baby oil ay ilagay sa loob ng wallet. Tip number 7. Wishing laurel. Isulat mo ang wish mo. Halimbawa, happiness, love, joy, affectionate. O kaya mag-wish ka, isulat mo, need mo 10,000. After mo maisulat ang mga wish mo sa dahong laurel, sunugin mo. Pagkatapos mong sunugin ang mga dahong laurel, ang ash or abo, ihipan mo, ipalipad mo sa hangin. Tip number 8. Maglagay ng dahong laurel sa ilalim ng doormats nyo. Kailangan ilagay sa entrance ng pintuan nyo para laging may blessings. Tandaan, ang mga interpretasyon ito ay pawang mga gabay lamang. Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng kapalaran natin. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalangin sa ating puong may kapal. Sana marami kayong natutunan sa videong ito at kung may mga nalalaman kayong mga tips, ibahagi nyo naman at mag-comment sa section below. Maraming salamat sa inyong lahat. Naway gabayan po tayong lahat at swertihin tayo sa bagong taon 2020.